Magandang araw sa ating lahat. Ako si Randy Noblesa ng Institute of Arts and Social Sciences. So ngayong semestre ay madami-dami tayong ginawa at madami pa tayong ginagawa at sa hinaharap ay gagawin sa ating mga kurso. So ngayong semestre ay naatasan tayo para magbahagi sa ilang mga kurso natin sa komunikasyon. Kaya meron tayong cross-cultural communication na mga mag-aaral ay communication students mula sa section 3A at 3B. At ngayong semester din ay nagkameron tayo ng pagkakataon para masubaybayan ang ating mga mag-aaral sa BS Tourism Management. So tatlong section to, 3A, 3B at 3C sa kanilang tourism in o research in tourism na kurso. At ganoon din, nagkameron din tayo ng kurso sa BA English Language Studies kung saan ay nagbahagi tayo ng wikang Japones sa dalawang section na 3A at 3B. At ngayong semester din ay nasa level 2 na tayo ng graduate diploma in cultural education. At para sa unang kurso ay gumawa tayo ng mga innovatibong module para sa issues in cultural education na dati ay Cool Ed 208 at ngayon ay Cool Ed 204 na. At ang huli natin na kurso na binahagi sa ating mga mag-aaral sa komunikasyon ay ang ating bridging course sa malikay pagsulat o creative writing. So konting baliktanaw lang para maibigay din natin yung ating mga panuto para sa mga huling gawain na ipapasa natin sa December 21, 22 at 23. So ito na po yung ating finals ngayong unang semestre at dito natin inaasahan na magpapasa ng mga final o panghuling gawain ng ating mga mag-aaral. Siguro unahin natin yung bridging course, yung creative writing. So meron tayong tatlong grupo. Ang unang grupo ay nagtangka na gumawa ng dula para sa entablado. At meron din na sumubok na gumawa ng dulang pang radyo. At ang panghuli ay para naman sa pelikula, script para sa pelikula. So konting repaso na lang ay maaari na itong kolektahin. Yan natin mga pinasa ng mga poster, mga script, kasama ng ating mga naunang ginawa nung unang hati ng semestre ng mga journal at diary. At itagdag din natin ang ating mga maiksing mga kwento na dagli o flash fiction at mga tula na maaaring nasa forma o anyo ng tanaga, diona o dalit. So gagawa tayo ng literary folio at ganoon din ay sabay-sabay na natin i-upload sa ating YouTube channel ang ating output para sa kabuuan ng semestre. So para naman sa cross-cultural communication ay meron tayong hindi bababa sa 8 na output. So ang una ay tungkol sa pagpapanata at pag-uukit sa bayan ng Mugpog at yung paggagawa ng ng maskara ng Muryon. Meron din tayong video ethnography na tungkol sa pangingisda at paggawa ng mga bubo. So ito yung mga trap para sa mga isda na gawa sa kawayan. At meron din tayong paksa tungkol sa tawak. So sa panahon ng pandemya ay meron tayong ganitong video ethnography tungkol daw sa ancient antidote dito sa ating lalawigan sa Marinduque. At ang huli sa section A ay meron din tayong
video documentary o culture-based na documentary na tungkol naman sa pag hulma ng putik gamit ang palad. So ito po yung mga pagpapaso sa bayan naman ng Santa Cruz. Sa kabilang section, sa section 3B, ay meron ding modernong version ng traditional na pagharana. Ginagawa ng isang bagong usbong na serbisyo dito sa lalawigan natin sa Marinduque. At ganoon din, may pumaksa sa iba't ibang pagkain sa isang popular na kainan dito sa bayan naman ng Buak. At ang isa naman na video ethnography ay tungkol naman sa Murion. At ang dahatin nilang paksa ay tungkol sa pandemya at kung paano nangyari yung balis o gahoy. Pero nasa proseso ng pagsasapinal itong dokumentaryo nito. At ang panghuli ay ang ating paksa ng culture-based na media documentation na sa ating tradisyon ng sayaw ng awit at saka ng musika, ang putong o tubong ng Marinduque. So para naman sa ating mga mag-aaral na English language studies ang kinukuha para sa kursong Hapones. So gumawa ang ating mga mag-aaral ng mga kwento na nasa anyo ng storybook at meron din itong version na para naman sa storytelling, so naka-video. So gumawa na sila ng mga flashcard sangayon sa kanilang mga anyo ng mga pamana na maaring likas o natural heritage o maaring ding pamanang hindi natitinag o immovable built heritage o tangible immovable. At kung meron ganitong anyo ay meron din naman tangible movable o mga pamanang natitinag. At ang huling pangkat na gumawa ng mga flashcard ay batay naman sa mga pamanang higit pa sa nasasalato, intangible cultural heritage. So nagsubok din sila gumamit ng mga writing sheets para sa hiragana at sa katakana. At nagpasa din sila ng mga abstract para sana sa joint na Japanese Studies at ASEAN conference na isasagawa ngayong buwan pero hindi pa hinog ang mga paksa. Kaya meron naman nakuha pero sa graduadong antas at hindi sa undergrad. So buti na lang ay meron naman tayong sariling regional na kumperensya para sa pananaliksik. At ang huling gawain na lang ay ang compilation nga ng storybook at ng storytelling. Mula sa section 3A ay may gumawa ng tungkol sa alamat ng Amingon at meron din gumawa ng kwentong kababalikahan tungkol sa ating simbahan ng Buwak at tungkol sa itim na Serena. At meron din tungkol sa bayan ng Gasan tungkol sa kwento ni Maestro Tirso at kagaya ng paksa tungkol sa cross-cultural communication in ancient antidote dito sa lalawigan ay di gumawa din tungkol sa tawak. At mula naman sa section 3B ay may gumawa ng alamat tungkol sa Bilabila Festival. So alam ko meron din LGBT na grupo at very active sila. So magkaiba naman na kwento pero magkaugnay. At yung isa pang pangkat ay gumawa ng tungkol sa baluarte, kwento tungkol sa built heritage ng panahon ng Espanyol. At yung pangatlong grupo naman ay gumawa ng kwento tungkol sa gintong kalabaw mula sa bayan ng Santa Cruz. At ang huli ay tungkol sa pako o fern. So maliban dito sa walo na to ay meron pang dalawa na karagdagan na kwento, kaya abangan nyo na lang sa mga darating na panahon kung ano po yung dagdag na dalawa mula sa isa sa section A at mula sa section B. So pantabayan na natin kung ano yung mga ginawang video at kwento ni Binibining Rica Frente at saka
binibining Maya para makita din natin at mapanood. So tungkol naman sa TPC 317.1 o Research in Tourism, ito yung chapter 1, 2, at 3 ng kanilang ginawa na para sa thesis. So nagsagawa na tayo ng BSTM Research Colloquium noong huling tatlong araw mula December 8, 9, at 10. At doon natin tinalakay yung mga paksa kasama natin mga kaibigan mula sa Liksik, sa mga munisipyo at maging sa panlalawigan na tanggapan para sa turismo. So mula doon ay yung kanilang mga ginawa mula sa bridging course na literary folio at yung mga kwento galing sa foreign language at yung kanilang mga proposal mula sa TPC 317.1 at communication elective na cross-cultural communication ng mga video ethnography ay ipapalabas at i-compile at mapapanood natin yan bago matapos ang ating unang semestre ngayong December 21, 22, at 23 kung kailan final. So hindi na tayo magkakamero ng programa kundi ipunin na lang natin yung output at magseset na lang tayo ng premiere para sa oras na tapos na ang exam at wala nang pasok para mapanood at mabasa ng ating mga mag-aaral, mga kapwa-guro, mga kaibigan at mga kababayan natin sa Marinduque. So muli, pagbati sa mga mag-aaral natin mula sa komunikasyon, mula sa English language studies, maging ang ating mga graduate diploma na mga teacher scholars sa cultural education na magkakamera ng final rights sa darating na December 20. At syempre yung mga mag-aaral natin sa Gumaca, sa Atimonan at syempre dito sa Marinduque. At yan natin mga first year na kumukuha ng bridging course sa creative writing o malikayang pagsulat. So makabuluhan at produktibong semestre sa ating lahat. So konti na lang, ilipat na natin yung ating mga gawain sa doing at sana ay sa susunod ay done o tapos na yung ating mga things to be done. So ngayon ay nasa gitna tayo ng doing at done. So sana ay matapos na yan bago matapos ang ating schedule ngayong semestre. Unang semestre taon 2021. So muli, pagbati sa lahat at pagpalain tayo at manatiling ligtas sa pandemya at sa bagong variant na Omicron.